si Mr. FLM na busy-busy sa kanyang grand humanitarian tomorrow. Actually, it's June 11 up to 13. Ito po ay set up pa lamang ng para sa humanitarian tomorrow. Ayan, mamimigay po siya ng mga cellphones para sa mga estudyanteng may karangalan dito po sa lugar ng Ramon Isabela. Ayan. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan po, kung nakikita niyo po, ang mga boxes ng salamin, cellphones, wheelchair. Ito po ang wheelchair, na isang truck na wheelchair na hindi pa po tapos sa kutin. Ito po ang libu-libong salamin na ipamimigay bukas sa mga malalabong mata. At meron po siyang mga kasamang mga doktor. Kompleto po, technician, marami, marami po. The eyeglasses, we have 400,000 pieces of eyeglasses. Wow. And look at the heart piece. Remove your heart piece ng ating mga salamin na ibibigay. Ayun po ang mga wheelchair na hinahakot isa-isa, ang isang truck na wheelchair. Hmm. Ito, salamin pa rin. This is 3 days. Sige. Ayan, busy po. Patungan nyo sa ibabaw. Andito po kami ngayon sa Ramon Gymnasium, sa Isabela. Siguro naman, pakita na po. Ang salamin ang muna. Ayan. Mag-unbox po tayo ng isang wheelchair. Ito po, isa pa sa mga ipamimigay. May kanya-kanya pong groceries. Ayan. Tayo po ay mag-unbox ng isang wheelchair. Ayan po. Kayo, huwag kayong puro pasikat. Dapat hindi yung mga sikat na sinasakyan nyo. Dapat ang tinutulungan nyo ay yung mga taong higit na nangangailangan, especially yung less fortunate people of the society. Bukas, ipapahiya ko kayong mga hipokritong bagay kayo. Yan ang gagawa ng humanitarian. Not for the views, but for humanity. Mga hipokrito kayo. Basher, pasok. Hindi mo ako kaya. Ang katulong ko namin dito, si Mayor Jesus Ladaran ng Ramon Isabela. Ayan, ulit ko po, ito po ang mga ipamimigay bukas, ang napakaraming salamin. At meron po silang mga baong doktor, ayan po ang mga machine. Ayan. Ito po ay set up para sa Grand Humanitarian bukas. Ayan si FLM together with Mayor Jesus Ladaran po ng Ramon Isabela. Yes. Sir FLM, correct me if I'm wrong, this is only the preparation for day one, right? Yes, this is only the preparation for day one. You know, the very reason why I am here is because of my kinakapatid, Attorney Cherry Marie Ladaran Salvador. Yes. Supposed to be, I am in southern part of Luzon and onward to Visayas and Mindanao. But, you know, when she called me and told me that, you know, Francis, you belong here in Ramon. And the people of Ramon is also Filipino. And we think they deserve whatever the ordinary citizen receive
from your foundation. So you better come here. So sa totoo lang, kaya ako nandito dahil yung initiative ng local government unit at ng kinakapatid ko na mabigyan ng hindi man karampatang tugon, kundi, you know, she wanted, and of course the LGU wanted the people of Ramon become productive. So how they can become productive kung malabo mata nila? Tama naman. Kaya nandito ako, hindi para pagsilbihan yung isa, kundi lahat na. Ha? Yan ay dahil sa sinserong inisyatibo ng kinakapatid ko, ni si Attorney Cherry Marie Lagaran, at of course, yung municipal mayor at ng buong LGU. Okay. Yun yun. Kaya yung iba, na mga hypocrite, bukas tatamahan kayo sa akin. Why? I'm gonna show you the true face of humanity. Hindi kung sino yung sikat, doon kayo, mga boblocks. Ang ating pambutihing mayor ng Ramon Isabela, si Mayor Jesus Ladaran. Action speak louder than words. Hindi nagsasalita yung ito, but action speak louder than words. Kasi gaanong karaming mga pilay, lumpo, paralisado, na walang kapasiting bumili ng wheelchair ang mabibigyan ng living wheelchair. Ayan pa ang mga wheelchair. Maraming mga visually impaired, hindi isa, kundi lahat na. Pati yung mga karating bayan na malabo mata, pwede pinagpapalitan, pwede pinagpapalitan, pwede pinagpapalitan. Oo. May mga ayuda pa tayo sa ano, sa lahat ng mga sanggol ng sa mga ligil. May mga regalo. Ito pa, yung mga estudyante na nahihirap. Yes. Na matatalino. Ayan. Hindi ako ng isang estudyante na karapat naman para mabigyan ng libreng smartphone. At kapag ako'y pinagpala pa ng gusto mamayang gabi, mamimigay din ako ng cash. Either magpaulan ako ng cash o iabot ko isa-isa. Pero minsan gusto ko'y nagkakagulo yung nahangis ko. Tingko, doon sa mga basher na hypocrite, tomorrow, you will see the true face of humanity. Ito po siya, no? Ano na? Wala kayo ginagawa kundi mangbabas ng mga taong gumagawa ng mga paraan para makatulong sa kapwa. Ay, pibakala kayo. Huwag ba mo, mamamatay ka na iingit sa akin. Sa formahan ko, ano ngayon? Wala kasi kayo. Diamond viewers mo, kailan? Panawagan ko lang, masasabi ko lang, dyan sa mga hip-hop na vlog yan, okay. This is, tomorrow, huwag kayo mawawala because I'll show you the true face of humanity. The true face of kindness. Yes? Hindi yung karamihan kasi sa atin, karamihan sa atin, yung sikat, doon sila pumupunta. Ang tingin ko sa inyo, kupal. Wala kayong ikangae, wala kayong bahid sa sarili niyong katawan. Nakikisakay kayo sa kasikatan ng iba. Okay? Hindi worth it, di ba? Hindi worth it. Huwag kayong mag-alala. At tingin nyo, binababaan yung mga winter. Binubuksan. Ano ba, mga bashers? Andito kami, mamimigay kami ng mga salamin. Mga wheelchair, mga cellphone, ano-ano pa. Ayun, pwede na kayo magsumbong sa NBI, pwede na kayo magsumbong sa police. Saan pa ba? Sa insurance commission, ha? Mga hinayupa kayo. Pakaraman, pagbibintangan niyo kami. Kami ang pumatay kay Rizal at kay Magilan, kay Lapulapo. Pinasasalamatan ko ang Sibay Desperance Foundation at ang Filipino Family Club Foundation.